Okay, magandang gabi mga kaibigan. So magkwentuhan muna tayo ng konti kasi may mga nakapansin, nagpalit daw ako ng stock na mugs dito sa ating Isuzu Altera. Bakit daw? Bagay naman daw yung ating chrome na mugs na malaki. Nagmumukha daw luxury car yung ating Altera. So sabi ko, may dahilan kung bakit ko siya tinanggal. Teka, kukunin ko muna yung mugs. Tayo ko muna to cellphone. Ipupwesto ko yung mugs na luma, yung nakakabit na binili ko, para makita nyo yung before and after. Ayan. So, ito yung mugs na tinanggal ko, mga kaibigan. So, kung titignan mo, maganda nga naman talaga at bagay yung laki niya sa laki ng butas dito sa fender, yung tambol niya, no? Saktong-sakto sa laki ng katawan, eh. Kaya lang, meron tayong mga dahilan kung bakit natin tinanggal yan. So, dati kasi, ako, basta maporma, okay na yun. Kaya lang, hindi na, eh. Medyo tumatanda na tayo. Ayan o, compare mo. Iba talaga yung tindig, no? Size 20, 20 inches. Size 16 yung original. So, ibang-iba yung tindig, no? Kaya lang, yun nga, medyo tumatanda na tayo. Hindi pwedeng puro forma. Kailangan yung comfort. Kailangan intindihin mo rin yung nararamdaman ng makina. Yung nararamdaman ng driver, no? At ng mga sakay. Hindi na tayo pwede yung basta maporma. Kahit matagtag at maingay. Sige, game na. So, iba na. Nagbabago na. Yan. Ang una ko napansin dito sa mugs na ito, numapaltan ko. Ito kasi, pagkabili ko, first day pa lang, halos maka 24 hours pa lang sa akin to, binilang ko na kagad ng mugs kinabukasan. So, hindi ko na masyado na-enjoy itong mga gulong na to. Pagkapalit ko, di sukat. So, bagay. Napansin ko, unang-una, after ilang linggo, sabi ko, bumigat yung manibela. Lumakas sa gasolina. Siyempre sa una, yung forma, yun ang pinakamahalaga eh. Parang titignan mo, uy, ang ganda na. Hindi na kagaya dati, bagong sapatos. Ganda na. So, hindi mo mararamdaman yung mga downside. Pero habang dinadrive mo siya araw-araw sa iba-ibang condition ng kalsada, sa malubak, sa patag, sa highway, sa looban, sa pagmamaniobra, doon mo na nakikita yung difference nila. At yung kahalagahan nitong original na setup. No? So, ito, napansin ko, mas tumagtag sa lubak. Kasi mas mabigat nga yan eh. Higit, halos isa't kalahati nito yung bigat nito. Hindi mo siya mabuhat na isang kamay, ang sakit. Para akong susukan ang dugo pag binuhat ko to. So, matagtag, yung comfort, bawas. Fuel efficiency, lumakas siya sa diesel. No? Tapos, tawag dito, pangatlo, yung manibela, bumigat. Siyempre, malapad yan. Papakita ko sa inyo. Ayan o, kitang kita yung lapad. Ito yung orig. Ito siya kalapad o. 245 ang lapad nito. Ito ay 265. So malaking bagay yon para sa ating power steering system. Sayang, bago pa rin naman yung gulong nito. Ang kapal pa o. Original yung guhit, hindi siya ginuhitan lang. Pero bago lang din naman halos itong Bridgestone. Kaya sabi ko, parehas, good. Kaya lang, yung forma, maliit nga lang ito tignan. So, sabi ko, okay lang. Kasi yung comfort, hinabol ko eh. Bumigat kasi yung manibela. Sabi ko, nakakapagod i-drive. So, hindi pwede. Kimisis, nabibigatan din sa manibela. Pero, nung binalik ko to, no? Siyempre, iba-iba yung mga tao. Gusto, maporma nung iba. Kahit medyo nabibigatan sa manibela, okay lang. Eh, pinapadrive ko kay misis to. Sabi niya, parang hindi komportable. Binalik ko ngayon yung stock. E di pagkabalik ko nito, since hindi ko nga siya masyado na-enjoy, isang araw lang, talagang yung pakiramdam, mga kaibigan, parang naging brand new eh. Sobrang gaan, konting tapak mo lang sa silinyador, one port lang, o dinadamping mo pala yung chinelas mo eh. Sumisibat na, sabi ko ba, ibang-iba. Gasolina, as a diesel, tumipid din.
Siyempre, pag gumaan yung pakiramdam ng makina, tumitipid din yung sasakyan. Yung konting tapak mo lang, umaarangkada na. Ito kasi, magulong pag nakabuelo. Kaya lang, pag arangkada, yung stop and go, pag paahon, ramdam mo, medyo babaon ka ng konti sa silinyador para siya makahila o makahatak, no? Sabi ko, nako, bad yun, friend. Sabi ko, tanggalin ko nga. As umakyat ako ng kasili sa Tagaytay, kalakalahati lang yung baon ko sa silinyador, ito yung gamit kong mags. Talagang umaahon ako doon sa may Marcos Mansion, paakyat doon, papuntang Tagaytay. Eko, iba talaga yung setting. Gumaan ang manibela, nawala yung tagtag sa mga lubak. Ang sarap gamitin. Parang brand new yung suspension. Ang sarap lumaro, no? So, yung driver, hindi na rin hirap. Ang gaan na ng manibela, yung makina, hindi na rin hirap. Yung mga tao sa likod, yung comfort, yung tagtag, nawala. So, yung tatlo na yon plus yung fuel efficiency, yun ang perfect combination para sa akin. Yung forma, siguro, kung gusto kong magpalit ng itsura, siguro size 17 na lang, size 18. Wag na yung size 20 agad. Kasi from 16, tumalon agad ako sa 20. Kasi nga, parang maliit pa rin dito yung 17 eh. Tinignan ko, tinapatan ko ng size 17, tinuto ko. Parang maliit pa rin. Pero syempre, hindi naman pwedeng forma lang. Kailangan, yung comfort din ng mga sakay mo, pati yung driver, eh, solve na solve. So, yun nga. Ito talaga yung design niya. Yun yung perfect na takbo para sa kanya compared dito sa malaking mag. Sabi ko, tanggalin ko na muna. Kasi ito, hindi naman siya hirap eh. Kasi 3.0 to, mga kaibigan. No? Naglalaro ako dito sa 8 km per liter city driving hanggang 9.7 yung na-reach ko rito sa mixed. So, pwede pang tumaas doon. Siguro, kung maglo-long drive ako papuntang norte. Pero puro lang kasi ay looban yung biyahe ko eh. Hindi ko pa ito na itatakbo na sobrang dire-diretso as in highway lang. So, yun. Sana makatulong sa inyo to. Yung preno, apektado rin. So, pag ito, konting preno lang, pumapako na. Ito, kailangan mo na medyo ibaon yung preno ng malakas. Kasi nga, pag nakabuelo na ng gulong to, ang bigat niya, binibit-bit na niya talaga yung sasakyan. So, didiin na mo yung preno maigi bago mo siya mapahinto. Kasi nga, yung force niya. Grabe, pag umikot na yan. Masarap lang sa expressway pag yung nakabuelo na, kahit bitawan mo yung silinyador, magulong talaga siya kasi laki ng hakbang eh. Di 20. Pero yun nga, mas maraming negative na nangyari. Forma lang talaga nangyari na maganda. Comfort at fuel efficiency. X. Mapapaaga under chassis natin yan. Mga ball joint, tie rod, power steering pump, diba? Yung mga rack and pinion, yung mga bushing, maaga. Shock absorber, apektado, hirap. Kasi nga, bibit-bitin nyo yung malaki. Tandaan nyo, any load na idadagdag nyo sa engine na pabigat, eh, apektado po ang performance at fuel efficiency. Kaya yung pagmo-modify ninyo, pag-isipan nyo mabuti, no? Bago nyo gawin. Ito naman, first time ko lang nagkabit ng D20. Usually, 17, no? 15, yun lang mga kinakabit ko sa mga kotse ko. Ngayon lang ako nag-size 20. Yung sa Sefiro ko before, size 20. Pero yung goma, napakanipis. Parang bisikleta. Pero bawi naman. Ibig sabihin, dating malaki goma, size 15, nag-20 ako, ninipis ako yung goma. So yung tangkad, same ang tangkad. Kaya lang nga, yun nga, naging matagtag siya. So, konting tip ko lang yan sa inyo tungkol sa mga gulong, no? Meron namang malalaking mags, pero magaan. Yung mga lightweight na tinatawag. No, kagaya no sa CRV, size 17 yon. Ang original ay 15, pero yung bigat, halos tumbas lang sila. Kasi lightweight yung mugs. So, yun lang po mga kaibigan, shinare ko lang sa inyo. Baka may nagtatangka sa inyo magpalit ng malalaking mug, sukatin nyo muna kung gusto ninyo, kung pwede. Bago kayo magpalit, para hindi rin masayang yung pera ninyo. So, binigyan ko lang kayo ng konting tip na magagamit ninyo sa pag-a-upgrade ninyo ng looks ng inyong sasakyan. Siyempre, apektado performance. Pati yung maintenance ninyo, mas mapapaaga pag yung sobrang bigat nun na ikabit ninyo. Ramdam nyo naman eh, sa kamay nyo pa lang. Kahit power steering, para nagiging power steering. Dati, eto isang kamay, kayang-kaya ko birahin. Pero nung ito nakakabit, medyo nagdadalawang kamay ako pag maniobra. So yun lang. Share ko na sa inyo, baka sakaling makatulong at makatipid din kayo, makaiwas kayo sa maling desisyon. Ito naman, okay lang. Pwede ko pa yung ibenta doon sa mas malalaking SUV kung gusto nila yung forma. No? So, kaya yan. Yung mga digasolina, panis yan.
Ito naman, malakas makina, pero ayoko yung nangyari. Hindi ko nagustuhan eh. Kaya niyang bitbitin. Yun nga lang yung comfort na bawasan. Eh ayoko, sayang naman. Diba? Ang ganda-ganda ng suspension pang ilalim nito. Tapos gagawin natin matagtag. Sayang. So yun lang po. Sharing is caring. God bless you guys.